Yan po, welcome back sa aking channel, Pambansang Kalbo. Ito na naman po tayo, mga kalbo, at mag-reaction video na naman tayo tungkol ito sa isang estudyante sa PUP na nagtatanong kung ano daw dapat gawin o nanghingi ng advice kay Bro Eli Soriano dahil doon recently nangyari sa PUP. Bali, meron po tayong panauhin mula naman po sa Santa Mesa, Manila. Si kapatid na Rona Esmedia, isa pong born-again Christian. Kapatid na Rona, magandang gabi sa iyo. Tuloy ka, ano ang iyong katanungan? Salamat sa iyong participation. Magandang gabi po sa inyo, Brother Eli at Brother Daniel. Maraming salamat po sa Diyos sa opportunity na ito. So, sa ngayon ho, nag-aaral ho ako sa PUP at isa din po ako sa mga leader estudyante or parte po ako ng konseho na mag-aaral po ngayon. Kung nabalitaan niyo po yung recently na pangyayari po sa PUP, which is yung nagkaroon ho ng sigalot between ho dun sa school tsaka ho dun sa militar ho sa ngayon, yung PUP D&D Accord, ang nangyari ho sa amin sa konseho, na-red tag ho kami. So, ibig sabihin po ng na-red tag is may allegation po na meron po sa aming parte ho ng NPA. Ngayon ho kasi ang kinakatakot lang ho namin bilang parte nga po ng konseho eh dahil sa na-red tag ho kami andun po nakasalalay ho yung buhay po namin. Siyempre. So andun po yung pagtatanong kung dapat po ba kami lumaban against po doon sa red tag allegation po namin or dapat po ba kaming magpasakop kasi yun nababasa ko rin po sa Biblia. Tanong mo, dapat ka bang pasakop kasi na red tag ka mo as part ng NPA. Wala naman kayong dapat na ikatakot eh. Nagtataka lang ako sa liberty ng mga estudyante ngayon eh. Pwede lang magdadaldal, sumigaw, laban sa gobyerno. Masyado na ang liberty ng mga estudyante. Remember, estudyante kayo. At yung mga institutions of learning na yan, mga gago ang namumuno dyan na lumalaban sa gobyerno. Gago lahat yan. Patawarin nyo ako. Tama. Pinsan buo ko naging presidente ng UP, si Emmanuel Soriano. Yun, pinsan pala po. Alam ko ang alakalan sa Bro UP. Eli Soriano. Marami dyan ngayong gago. At dyan sa PUP at saka sa iba pang mga lugar. Bakit? Eh masyadong pinalaya kasi. Ba't ka manghihingi ng accord na hindi kayo pwedeng pasukin? Bakit? Hindi naman martial law. Ba't hindi pwedeng pumasok ang pulis? Kaya naging breeding ground ng mga gagong, mga ano yan, mga NPA na kalaban ng gobyerno. Yung kasaysayan ng NPA na yan. Wala namang ginawang mabuti ang NPA na yan eh. Tandaan nyo, mga kabataan. May ginawa bang mabuti yan? Mula nung panahon ng unang-unang mga presidente, lagi na lang tutol sa presidente yan eh. Kasi ang puno niyang mga yan, yung gagong nandoon sa Geneva. Yung kalbong matandaro na gagong nagpapasarap doon. Siya ang gusto niyang maging presidente ng Pilipinas. Frustrated lang siya. Kaya lahat ng presidente, tutol siya. Di ba meron nagsasabi, mahusay daw na presidente si Marcos. Tama. Mahusay daw na presidente si Cory, yung kalaban ni Marcos. Mahusay daw na presidente si Ninoy. Bakit? Anak ni Cory. Ang nagsasabi nun, yung mga kalaban ni Marcos. Mahusay daw na presidente si Presidente Duterte. So, di tinatanggap ng sambayan ng Pilipino. May mga mahuhusay na presidente. Ba't hindi tumitigil ng pambubwisit sa gobyerno yung NPA? Kasi para sa kanila, walang mahusay. Kasi yung puno nila, gustong magpresidente, yung bugok na ateistang yun na walang Diyos. Yun lang. Yun pala talaga, guys. Naintindihan nyo ako, mga kabataan? Tama naman. Eh ngayon, itong mga gago rin na namumuno sa mga universidad, gago kayo. Pagka nilalabanan nyo, gobyerno, gago kayo. Bakit? Hindi na kayo Kristiyano, gago pa kayo. Bakit? Kaya nga may gobyerno eh. Isipin mo, kung ako ang presidente ng UP,
Hindi ba may gobyerno akong hahawakan? I will govern UP. Di ba? Yeah. Ayaw mong papakialaman ka sa UP. Teka muna. Meron ding gobyernong mas mataas sa'yo. Tama? Ang gobyerno ng Pilipinas. Yun. Mag-analyze ka, kapatid na Rona. Ako ang presidente ng UP. Halimbawa, sabihin ko ngayon doon sa pinsan ko. Kasi buhay pa yan eh. Pakita mo nga, pinsan buo ko yan eh. Emmanuel Soriano, former UP president, 1979 to 1981. Born December 30, 1936. Birthplace, Cebu City. Isa sa pinakamayayaman sa Cebu. Yung pinsang ko. Yung kanyang pamilya. Yan, mayaman para sa Cebu. No. Ngayon, ito, nagpresidente sa UP, naging advisor ni President Cory. Actually, siya yung nag-push ng kandida si ni Cory Aquino. Alam mo, kapatid na Ron, ang gusto kong i-point out sa mga kabataan, maintindihan nyo sana. Tatawa na lang, Zero. Kung sino man ang namumuno sa UP na laban sa gobyerno, nagsasalita laban sa gobyerno, o sa PUP na laban din sa gobyerno, ba't yun nilalabanan? Eh, hindi ba ikaw? May gobyerno ka rin? Doon sa university mo. Meron kang gobyerno. Ayaw mo ngang pakialaman ka eh. Tapos yung gobyernong mas mataas sa'yo, papakialaman kayo. Gusto ba niyang pakialaman niyo siya? Mag-isip kayo kung di kayo gago. Ewan ko kung naintindihan mo ako, kapatid na Josel. Ayan, tama naman talaga si Bro ED, guys. Ang UP may gobyerno o inside sa UP lang, pero ang di nila alam na may nakakataas kanila ang presidente. O ngayon, pwede sila mangialam sa presidente, ang presidente hindi pwede mangialam sa kanila. Mali talaga yan, guys. Tuloy natin. Eh dapat ang alamin mo, may gobyerno ang buong Pilipinas. Nasa ilalim ka nun. Bakit mo ipagbabawal na mag-interfere sa gobyerno mo samantalang ikaw ay nasa mababang kalagayan? Tama ba ako, Brad Jotel? Opo, Brad Eli. Tamang-tama po yun. Ano yung mayor? Pag pinakialaman ka ng governor, aba, nasa ibabaw mo yung governor. Nasa ilalim ka ng probinsya niya eh. Yun naman, governor, pag pinakialaman ng presidente ng Pilipinas, pwede. Kaya nga meron tayong Department of Local Government eh. Yan. Na ang humahawak eh yung nasa national government. Yun, tama, hindi naman ba naiintindihan niya ng mga profesor na UP? Mga bugok ang hindi makaintindi yan. Mga bugok kayo, hindi kayo marunong ng batas. Sabihin nyo pang mga abogado kayo, mga tonto kayo. Kahit saang universidad, pag ayaw nyo at nagre-resist kayo, napakialaman kayo ng gobyerno in whatever manner for the good of the institution, which is state-owned. Hindi mo sarili ang UP. Eka, gago ka. Hindi mo sarili ang UP. Kaya tuloy, ang nangyari, kung hindi makakapasok basta, tatawag mo na, pupunta kami dyan, mag-check kami. Nakatakas na yung mga gagong komunista. No? Kaya nasaan ang mga estudyante? Nasa mundo. Ikaw ba gusto mong pumaris doon sa mga ganon? Nagtitiis yung magulang mo para paaraling ka sa pinakamataas na institusyon sa Pilipinas? Nagtitiis na hindi kumakain ng masarap para lang sustentuhan ng pag-aaral mo. Tapos mami ang konti, mababalitaan nanay mo, nasa bundok ka, babae kang tao, may daladala kang armalite. Eh di ba gago ka nun, kapatid na Rona? Sabi mo sa akin, kung di ka gago nun. Tama ko yan. Opo. Gago ka nun. Alam mo ba kung ano yung gago? Tama, di ba? Kano lang. Nasa diksyonaryong Pilipino yon. Pakibasa mo nga kung ano yung gago, kapatid na Daniel. Yon. Mula po sa UP Diksyonaryong Pilipino, pahina 278, gaga.
Babae na mahina ang ulo o walang talino. Gago kung lalaki. Oh, wag niyo ako sisisihin, mga taga-UP, ha. Kinukuha ko ang definisyon ng gago sa diksyonaryong ginawa niyo. Ano 'yon? Gaga. At babae na mahina ang ulo at walang talino. Gago kung lalaki. Kaya ang presidente ng UP na lumalaban sa gobyerno, ayaw ng gobyerno. Gusto niya siya nagsosolo para kang independent republic. Gago kayong lahat. Ayon sa inyo. Eh, mahina ulo nyo eh. Yun. Ang gobyerno komunista. Eh, sa atin naman, di naman ginaganyan eh. Demokrasya tayo eh. Papasok lang ang polis. Ayaw mo? Eh, meron na ngang ebidensya. May delito na. Naging breeding ground ang UP ng mga NPA. Meron recruiting agency dyan. Tama naman talaga, guys. Para lasunin ang kaisipan ng kabataan. Para palabanin sa gobyerno. Biro mo, tasabihin, oh, ipagtatanggol natin, makabayan tayo. Anong makabayan? Ba't pinapatay nyo yung sundalo? May daladalang relief goods para sa COVID-19. Papatay nyo kundi kayo mga ulol. Tama naman talaga, guys, no? Puro panggulo lang talaga itong MP. Nauto lang si... Mga ulol itong mga ito. Joma season. Biro mo, sundalo, kapwa mo Pilipino, sasabihin mo, makabayan ka. Hindi ka naman inaano. Hindi bali pa, siguro. Kung halimbawa nilusob kayo ng sundalo, okay lang sa akin eh. Maramdaman nyo yung magalit kayo eh. Pero hindi, magdi-distribute ng COVID, ng ano, ng... Di-distribute ng COVID. Ano ka ba, Brad Yosel? Magdi-distribute ng relief para sa COVID na naka-lockdown. Kamaleri pala to. Papatayin nyo. Sundalo, may asawa rin yon, may anak din yon, Pilipino rin yon. Pag pinatay mo isang sundalo, may nanay na mag-iiyak. No? Pag pinatay mo isang sundalo, may asawang iiyak, may mga anak na iiyak, may kamag-anak na iiyak. Ha? Tinan mo ito. Basahin mo sandali ito, Brad Yosel, ikaw na bumasa. NPA attack on troops securing COVID-19 aid distribution kills two soldiers. Kadimonyohan ninyo, mga walang hiya kayo. Tarantado itong mga ito. Gago talaga itong mga ito. Magdi-distribute na nga lang sa nagugutom na dahil sa COVID eh. Papatayin nyo pa. Yan ba ngayon ang ipagtatanggol yung prinsipyo? Si Joma Season? Ay, nako, eh talagang ako, NPA. Ayan, nagre-recruit sa UP. May mga hindi mo naman maitatanggi, may mga estudyante na UP, napapagbabasa ko eh. No. Na recruited ng NPA sa UP. Eh di ang UP, eh, maliwanag yeah, naging breeding ground talaga. Ng NPA. Recruits. Yan, tama. Ang pinasok nila, yung pinakamataas na institution of learning sa Pilipinas. University. Ayan, thank you so much guys. Thank you so much at sana nakapagbigay ng kaalaman itong reaction video natin tungkol sa isang estudyante sa PUP. And maraming salamat at thank you sa lahat na nagsusuporta sa aking channel Pambansang Kalbo. Ayan, see you next reaction video. Mabuhay po kayo.